dito sa kamaan nito, ayan, dito sa ano, Molino Boulevard, ayan, sobrang traffic, heavy traffic kanina, tapos biglang nag-stop, diba, tapos kumandar na yung mga sasakyan, tapos yung nasa harapan namin, hindi talaga siya maandar. Nang tataka kami, sabi ko, busidahan na nga. Tapos paglagpas namin sa kanya, nakita namin siya. Na nakaganon kasi siya mga biyo, nakaganon siya. Wala siyang ngalay. Inisip ko ako, nakatulog lang yun. Di sana nakadikulang na ganon. Ayun. Okay, motor. Ayan, nakakita tayo dito ng nag-stop na kotse. Wala kayong enforcer doon, da? Nag-stop kasi yung kotse. Parang, hindi ko lang kung inatake o nag, ano yung ano yung tao. Inatake or natutulog. Pero bumaba tayo para rescue natin, tulungan natin. Lahat din tumitingin eh. Parang dapat ginanon natin, no, da? Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Oh. Pero anong itsura nung ano? Alik, alik. Ah, ganun lang siya. Parang matutulog. Hindi, tanong. Sabihin ko na lang dito kay kuya. Kuya na. Kuya! Kuya, pwedeng favor lang kuya. Baka may makita kang ano doon. Enforcer. Kasi hindi ko alam kung inatake yung lalaki. O hindi gumagalaw. Ay, no. Ito nakastop. Nakaganun siya eh. Parang inatake. Baka lang may makita ka po. Iyan natin. Parang turo mo lang dito. Na. Oo, oh, sana. Nakakatakot kasi. Hindi, pag ganyan may nakikita kami ganyan, di talaga namin iniiwanan. Parang kahit pa paano tinutulungan namin, hanggat kaya namin. So dahil meron naman akong konting kaalaman pagdating sa pag-rescue, dahil graduate naman ako ng nursing, talagang hindi ko pinapabayaan yung mga ganitong sitwasyon. Nagkakatukin namin. Katukin mo, da! Katukin mo, sa gilid lang. Sa gilid lang, da. Ha? Okay lang ho kayo? Ayun, maganda. Ayan, nagising na siya. Nakakatakot. Okay na siya. Mukhang okay na siya. Ayan, gumagalaw na yung sasakyan. Nahilo siya. Matanda siya, mga bi. Parang ano siya. Parang Chinese siya. So, hindi na siya nagbukas ng pinto. Siguro, ano. Pero importante, may maling na siya. Ayan. Okay na, matuwaya. Tulog siya. Parang mahihilo. Ay, garam mo na, da. Oo, oh, okay na daw siya. Ayan, sa likod natin. Gumaganon siya. Matanda siya eh. Okay. Yung video. Dapat kinabahan ako. Ayun mga B, medyo, ayun na, nasa likod na natin siya. Nasa likod na natin yung Fortuner ba yun, da? Okay na siya. Oo, gumaganon nga sa kanya eh. Nakaganon kasi, nakakatakot kasi nakaganon siya oh. Nakaganon siya, tapos nakagreen siya na mama na parang inatake na hindi natin alam, ha? Oo. Oh, tapos nung kinatok na, di ba, nung una hindi namin na, tapos sabi ko, ayun. Nung una sabi namin, Lek, hindi muna namin kinatok, kasi sabi ko, Alex, baka mamaya naman, nagtutulog-tulog, mamaya baririn naman ka ako kasi Alex. Kaya lang, nung bumalik kami, matanda na pala, Lek. Matanda na pala siya. Tapos ano, para sa inchik na, da? Asan? Hindi, ma. Sa likod natin. Oo. Oh. Ayun yung Fortuner, yung puti. Ayan, baka dito sa left side ni Alex. Gumaganda ang paligid kung bawat tao. Ayan, nakalagpas na siya. Kasi ano, tag dito, ilang beses na kami nakaka-encounter ng ganun sa daan. Minsan naman meron kami nakitang talagang ano, sumalpok talaga na motor naman, na single.
na wala talaga makakita pag hindi namin tinulungan. Hindi talaga siya makita kasi lumipad talaga siya doon sa madilim na parang concrete barrier ganun na ano, na wala makakita sa kanya. Siyempre pag ganun mga bitot, tulungan natin kasi kawawa naman din, baka may salba pa katulad kanina. Baka mamaya kung di namin ginising yun, ano ba mangyari sa kanya sa loob ng sasakyan. Pag gano'n nakakatakot, pero hindi talaga namin iniwan, especially ako, hindi ko talaga ano, nilalagpasan namin, hindi. Tunutulungan namin hanggat maaari, lalo na yung gano'ng kaso. Kasi diba kahit sa atin naman mangyari yun, ayaw natin mangyari sa atin yun. And especially kung sa magulang natin nangyari yun, imagine mo nasa biyaya yung magulang mo. Diba? Mas, nahihiro siya yung sumisenya siya gano'n. So yun, yun lang. Na tayo, meron tayong mga na-encounter na ganyan. Hanggat kaya natin mag-rescue, tumulong po tayo kahit makatawag lang ng mga enforcer, gano'n. O kaya yung mga naman yung edad na sana, huwag na po tayo masyadong mag-drive, lalo na pag mainit or malayo, di ba? Dapat tayo naman mga anak, lagi natin samahan yung magulang natin para hindi sila ma-aksidente sa daan. Ayan, mga B. So, yun lang mga B. Lagi tayong mag-ingat sa biyahe. So, may nasikas kasi kami kliyente kanina, kaya galing kami sa last minya. So, pauwi na kami mga B. So, yun lang. Ingat. God bless. And, yun. Lagi tayong mag-ingat at mag-pray sa ating mga lakad. Bye, guys. Bye, guys. Sa kahit saan man lugar tayo mapadpad, sana matuto tayong tumulong sa bawat isa. Tulungan natin ang ating mga kapwa sa mga bagay na kaya nating itulong. Hanggat maaari, maliit man o malaking bagay ito para sa mga katulad ng mga gantong sitwasyon. Alam kong hindi man kami nagkausap ni Kuya. Alam kong masaya siya na ginising naman siya. Minsan may mga bagay na idadaan tayo ng Diyos para makatulong tayo sa iba. Idadaan tayo sa ganung daan, sa ganung sitwasyon, para makatulong tayo na maiayos ang iba. Kaya mga B, lagi natin tatandaan na dapat lagi tayong may magandang purpose sa lahat ng ating tinatahak. Sana nakauwi na si Kuya ng maayos. At alam ko, masaya siya na makakauwi sa kanyang pamilya.